Ano nakalagay sa ating saligang batas about the accountability of the public officer? Very clear. Public office is public trust. Anong Tagalog dyan, MJ? Public office is public trust. Tiwala. Pinagkatiwala lang ng taong bayan. Pinahiram lang. Yes. Or pinagkatiwala through election. Mm. That's why yung election, related sa topic natin, kasi yung election, doon natin binigay ang ating tiwala sa mga politiko. Public office is public trust. Pinagkatiwala lang ng taong bayan ang mga posisyon ng mga politiko. Public office is public trust. E nakalagay po sa ating saligang batas, public officers and employees. Lahat po ng mga empleyado ng gobyerno, government, mga politiko man yan, mga elected man yan, mga appointed man yan, must be at all times, sa lahat ng pagkakataon, accountable to the people. Public officers and employees must at all times accountable to the people. And serve them. Serve them. Silbihan sila with utmost respect, integrity, efficiency, loyalty, act with patriotism and justice, and lead to a modest and simple life. Alam mo? Lead to a modest and simple life. Ibig sabihin, if you are a public official, public servant, kailangan mabuhay ka ng simple. Modest life. Because public office is public trust. Kailangan huwag mong kalimutan na mahalin ang taong bayan, ang ating bayang Pilipinas, act with patriotism and justice. Of course, kailangan may integrity ka, efficiency ka, and kailangan bigyan mo ng respeto at most. Hindi lang konting respeto, ha? At most. Mataas na respeto, utmost respect and integrity sa lahat po ng mga ng taong bayan. Yun ang nakalagay sa batas. Bakit? Yun ang nakalagay. At all times, accountable to the people, give them full respect, integrity, loyalty. Bakit may ganun? Because sovereignty, very clear yan, under a Republican and Democratic government, sovereignty resides from the people and all authority emanates from them. That's why kailangan must be at all times ang public officials and employees must at all times be accountable to the people. Igalang, ha? Igalang. Hindi lang igalang. Utmost respect. Pinakamataas na paggalang. O, pinakamataas na paggalang. Yes. Yun ang ibig sabihin. So, kasama dun sa paggalang, galangin mo ang karapatan ng isang tao, constitutional right ng isang tao, due process ng isang tao. Igalang mo sila kasi ang totoong amo ng mga politiko ay ang taong bayan. Kasi sila ang naglukluk sa'yo dyan. Kung sila ang naglukluk sa'yo dyan, pwede kayong tagalin. Yun ang tinatawag na impeachment. Ha? Speaking of tagalin. Yan. Kasi ang taong bayan ang naglukluk sa'yo kasi public office is public trust. So ibig sabihin, ang taong bayan din ang pwedeng kumuha ng posisyon sa'yo. Nako, usong-uso yan. Yun ang nagkaya sa atin sa ligang batas. Public office is public trust. The public officers and employees must at all times accountable to the people. Kasama po ba sa at all times yung mga senador? Kasama. Senador, congressman, presidente, mayor, governor, kahit konsyal ng barangay or ng bayan, kasama dun. As at all times. Hindi lang 8 to 5 ha, after office hours, hindi, wala lang akong pakialam sa iyo. Hindi, kasi ang very clear ng batas, 24/7. At all times, kahit Linggo, kahit Sabado, at all times, accountable to the people. Very clear ang nakalagay po sa ating saligang batas with respect to the accountability of the public officers. Kuya Mark, ano po ba ang ibig sabihin naman ng impeachment? O, ito na. Di ba, ang pinagkatiwala sa iyo, the public officer must be at all times accountable to the people. Pinagkatiwala ang posisyon ng taong bayan. Pwede rin tanggalin. Di ba? Pwede rin bawiin ang tiwala sa'yo. Paano? Kasi may term kasi. For example, presidente, 6 years. Senador, 6 years din. Governor, 3 years. Mga ganun. So, pwede rin na tanggalin or bawiin ang tiwala. Paano? Through impeachment. So, ano yung tinatawag ni impeachment? Impeachment is a public inquest or a national inquest of a conduct of a public person. Ibig sabihin, yung pangbansang hukom sa ginagawa ng isang public officer. Okay? National inquest of a conduct of a public man. Yun ang ibig sabihin ng impeachment. Ang natandaan ko impeachment, MJ, sa
in my law practice or even yung bata pa ako, yung impeachment ni former President Estrada, yung impeachment yata ni Jimmy pero hindi natuloy yata yon. May impeachment pa na proseso yung kay CJ Sereno na hindi rin natuloy. So yun ang mga natandaan ko, but I'm sure may mga impeachment pa before former President Joseph Estrada. Yun ang mga proseso ng impeachment. So ang impeachment kasi para siyang kaso, hindi siya criminal case, hindi rin siya civil case, sui generis to na parang nakakaiba. It is a political process. Yun ang tinatawag na impeachment. National talaga, hindi pwedeng itago, hindi pwedeng ano? Hindi, public yun eh. So, nasa TV nga, yung mga hearing ng Senado. So, yun ang tinatawag na impeachment. We say impeachment, para siyang criminal case, para siyang civil case, but nakakaiba. It is a national inquest of a conduct of a public man. We say conduct of a public man, kailangan ang impeach yung isang public na tao. National conduct, yung ginagawa niya na hindi naman tama or sinira niya yung tiwala ang taong bayan sa kanya, yun ang proseso ng impeachment. Pero Kuya Mark, sino ba ang mga opisyal na sakop ng pag-impeach or impeachment process natin? Yung impeachment process, may mga officials na sinong pwedeng i-impeach. Exclusive to. Hindi lahat ng tao impeachable officers. Yung iba pwedeng tanggalin through a administrative case. But ang impeachable officer, very limited. Exclusive lang. Ito lang sila. Sino sila? Presidente ng Pilipinas, number one, ang pwedeng impeach. Number two, the Vice President of the Republic of the Philippines. Number three, the Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court. The Chairman and members of the Constitutional Commissions, like the COMELEC Chairman, the COMELEC Commissioners, mga sa COA, sa Civil Service Commission, yun ang mga impeachable officers. And lastly, the Ombudsman. So, yun lang ang pwedeng ma-impeach. I repeat ha, the President of the Philippines, the Vice President of the Philippines, the Chief Justice and the Associate Justices of the Philippine Supreme Court, the yung tinatawag na Chairman and members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman. Yun ang mga impeachable officers. Exclusive lang yan. Kung wala sa listahan, hindi sila matatawag na impeachable officers. Buti nilinaw mo kayo, Mark, dahil marami ang nag-aakala na pati yung Speaker of the House at ang Senate President, impeachable officers. Ang Speaker of the House can be removed anytime. Pag wala nang tiwala ang mga congressman sa kanya, pwede siyang tanggalin. Basta more than majority ng mga majority ng mga congressman ayaw sa kanya, pwede siyang tanggalin. Same also ng Senate President, pwede siyang tanggalin anytime. Walang term yan. Depende yan sa trust ng mga senador sa kanya. Basta majority ng mga senador ayaw sa kanya, pwede siyang tanggalin. Hindi siya kasama sa mga impeachable officers. Pero hindi pwede kasuhan ng mga senador at congressman while nasa pwesto. Pwede kasuhan, but depende sa kaso. Kasi may tinatawag sa silang parliamentary immunity. Yung mga kaso na 6 years imprisonment and below, hindi sila pwedeng madimanda. Kasi nag-enjoy sila ng parliamentary immunity. Pero pag 6 years above ang pwede. Penalty? Pwede. For example, murder. Pwede rin. Murder. May mga kaso na graft and corruption, plunder. So pwede silang kasuhan ng mga ganon. But yung mga kaso na mga chismis lang, mga marites, mga ganon mga issue, hindi siya pwedeng kasuhan kasi they enjoy parliamentary immunity. Kaya pala may mga issue ng plunder yung isa sa mga nagtanong sa iyo. Oh, yeah, no, yeah. Okay, bumuo tayo. Not out of the topic. Ayan.